Good morning mga ka-oto! Kamusta kayo? Kamusta kayo? Lapit na magpasko, no? Advance Merry Christmas sa ating lahat. So, andito ako sa showroom. May nakita akong pwede nating i-review. Na-review na natin to before. Pero kasi, maganda yung promo ngayon eh. So, i-review ulit natin. Ang promo kasi nito, 1,688 lang ang down payment. Pwede mo nang iuwi ang unit na to. Pero, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para magsubscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5! Pakisubscribe naman po ang channel namin. Simulan natin yung video na yan. Pero, panoorin nyo muna yung walk around sa unit na to. Tapos, sasabihin ko yung mga specs. So, simulan natin yung video na yan. After ng intro na to. So, ito na ang Hyundai Creta natin, mga ka-auto. Marami nagtatanong, ano nga daw ba yung Hyundai Creta? Ito po, subcompact SUV. Ayan. So, bago lang din sa ako din, bago lang din sa pandinig ko to eh. Pero, counterpart nito sila Corolla Cross. Yan. Counterpart niyan. Nilabas to last year, 2022. So, halos kasabay ng Stargazer. Nilabas tong Creta. Si Creta, parang mini Tucson. Ito. Yan. So, tingnan nyo yung mukha. Tingnan nyo yung mukha ng Tucson. At tingnan nyo yung mukha ng Creta natin. Pero, si Creta, ang presyo niya lang ay 1,228,000. Si Creta GL yun. Puntahan natin yung gulong. Ano bang meron sa gulong nito? At ano ba yung makukuha natin sa 1,228,000 na presyo na ang down payment ay 1,688 lang. Di ba? Ang ganda ng promo, 1,688. Pwede mo nang iuwi itong Hyundai Creta. Ang specs ng gulong niya, ito yung gulong niya, Kumho Solus, tapos 215/60 R17. 17 inch na to. Yan. Then, punta tayo sa mga ilaw at sa makina. Check natin yung specs. Pero dito muna tayo sa ilaw. Ayan o. Mukha siyang Tucson. Ito, LED yan. LED yung headlamp. Then yung fog light. Halogen.
then ito yung ano natin, turn signal lamp. Tapos ito yung DRL niya. So pag maandar, nakabukas yan sa araw, pero pag sa gabi, pag nakapark, parang buong buo. Pero yan, parang buong buo, pero yun nga, kapag nakabukas, pag binuksan ng ilaw, yan, bukas sa makina, bubukas yung ilaw niya. Diba? So yun yung sa front bumper. Pasukin natin yung engine. Wait lang. Dito tayo sa makina ng Hyundai Creta. 1.5 Smart Stream engine ang makina nito. Ang exactong displacement is 1,497. Meron na siyang maximum output na 115 PS at 6,300 RPM. Meron na rin siyang maximum torque na 147 Newton meter at 4,500 RPM. So napakalakas ng makina ng Hyundai Creta na to. Lalaban siya sa mga kalaban natin. Like si Corolla Cross, 1.6 ang engine. Lalaban siya kahit 1.5 lang siya, mas matipid pa. IV80 na yung engine niya. Intelligent variable transmission. So, mas tahimik, mas tipid, di ba? Puntahan naman natin ang side profile. Wait lang. So, binaba ko lang yung hood. Puntahan natin ang side profile. Dito tayo, naka-ventilated disc si front ng Hyundai Creta. Solid disc naman sa likod. Dito. Ayan, ayan. Naka-solid disc. Sa suspension, Mark Pearson strut ang suspension ng Hyundai Creta sa front. Then sa likod naman ay CTBA ang suspension niya. So puntahan natin, smart entry na rin ang Hyundai Creta. Puntahan natin yung loob, pasukin na natin yung loob, alamin natin kung gano'n nga ba kaluwag ang Hyundai Creta na to. So, andito na ako sa loob. Ito yung leg room. So, nang maluwag. Maluwag tong Hyundai Creta na to. Solid yung down payment nyo na 1,688. Grabe yung down. Mahal pa yung sapatos na top grade. Yung mga top grade na yun, nasa 1,718. Ito, 1,688 lang. Pwede mo nang samahan ng pamilya mo sa mga gala this holiday. So ano pang hinihintay niyo, mga ka-auto? Inquire na kayo sa akin dito sa showroom namin. Hanapin niyo lang Raymond Angeles, ia-assist ko kayo, bibigyan ko kayo ng magandang deal. Di po ba magandang deal yun, 1,688 na down? Di ba? Sobrang ganda na noon, mga ka-auto. Dalawang airbag ang meron dito sa Hyundai Creta GL. Isa sa passenger, isa sa driver. Ayan. Tapos, ito, plastic. Made of plastic to. Ayan. Cup holders. Ito. So, puntahan naman natin yung... Pero ito yung napansin ko. Ang ganda ng air vent. Nakalimutan ko lang sabihin. Pero yun yan, napansin ko lang. Ang ganda ng air vent ng... Hyundai Creta. So puntahan natin sa likod kung ano nga ba yung amenities na pwedeng makuha sa halagang 1,688. So let's go. So tara, pasok na tayo sa chrome handle natin ay silver. Yung sa top of the line ay body color. So pasukin na natin ang Hyundai Creta. Ito yung air vent sa likod. Diba? Saan kayo makakakita ng counterpart ng Hyundai Creta na may aircon sa likod? Tama? Meron ditong dalawang air vent. Hindi na kayo makikipagsiksikan
Hindi na kayo makikipag-agawan ng aircon sa unahan. Yan. Meron tayong USB dito na pwede kayong mag-charge. Hindi na rin kayo makikipag-agawan ng charger doon sa unahan. Kasi meron kayo dito sa likod. Speaking, sedan. Si Vios, 900 to na yung presyo niya. So, kung magsisedan ka, konti na lang idadagdag. 1.228 lang yung presyo nito. Ang down payment, 1,688. Bakit ka pa magsisedan? Pwede ka naman magkreta. Na ang baba ng down, SUV na. Diba? Leather type material yung ginamit dito. Ito yung room lamp. Then, meron tayong tatlong grip assist. Grip assist. 2 grip assist at 3 grip assist. So pag napapabilis yung takbo ng driver mo, pwede kang humawak dito sa grip assist nito. So ito mga kaoto, ayan. Ito nagiging armrest yan. Oh, tanggalin natin muna yung plastic. Ay hindi na. Hilahin lang natin. Oh, ayan. May lagay na tayo ng cup holder dito. Diba? Kung dalawa lang kayo na sasakay, mga ka-auto, sa kreta, ayan o, magagamit nyo yung, ayan, magagamit nyo yung center armrest. Pero kung tatlo kayo, pwede nyo ibalik to at para mas maraming space dito sa, dito, sa second row. Diba? Pero kung dalawa, may cup holder pa. Diba? Napaka-astig. Yung room height, napaka-convenient, nakakomportable. SUV na SUV, 1,688 lang yung ilalabas mo. Sabihin na nating 1,700, 12 pesos lang naman yung difference. Pero grabe, diba? Grabe yung ganda ng promo nitong Creta. May yung hiningan ko ng feedback yung kliyente ko na narilisan ko ng Creta, si Sir Aldraymer Garce, si Ma'am Giovanni Quadra, si Sir Eric Sibayan, ang ganda daw ng performance ng Creta. Sobrang tipid, yan. So, mga ka-auto, 1,688, pwede na. Pwedeng-pwede na to, pwedeng-pwede nyo pa nga itong ipasok sa Grab eh. 1.5 engine crossover, 'di ba? So ayun, punta naman tayo sa likod, mga ka-auto. Alamin natin kung ano yung pwede nyo pang makuha. Kukunti pa lang yung sinasabi ko, papadami yan at papadami. So let's go, sa likod na naman tayo. Dito tayo sa likod. Ito may roof rail, pero design lang siya. Hindi siya pwedeng lagyan ng load. Ayan, nakalagay do not apply load. Tapos meron tayong black finish na shark fin antenna dito. Meron tayong magandang third brake. Ayan. May badge tayo na Creta dito. May backup camera pa. Backup camera. Tatlong backup sensor ang meron. 1,688. Grabe yung makukuha nyo. So yun na nga. Manual yung pagbukas ng tailgate natin, trunk, pero pwede rin sa susi. Yun. Ayan na. Ang laki ng space, no? Grabe, laki naman itong space na to. Tignan natin yung ilalim. Spare tire. Spare tire natin, donut type. Hindi pa siya nakamags. So yun, hindi pa siya nakamags. Tapos, kung gusto mo na mas malaki pang luggage kasi may ilalagay ka na malaki, ganito lang yung pagtiklop ng upuan. Yan, wait lang. Ito, yung bilog na to, yan yung hihilahin mo. Paghila. So yan. O, ganun din sa kabila. Wait. Tulak natin. So ganyan na yung itsura niya, mga ka-auto. Kung may ilalagay kayo na mas malaki pang luggage, yan, pwede siyang maging ganyan. 60-40 yung pagtiklop dito sa upuan. 60, ayan, yung armrest. Ito naman, 40.
Yan. Yan, no? Tapos, yun nga armrest ito, pwede natin ibalik dito. So, yun. Paano nga ba natin ito ipapark? Ano bang size nito? Ano bang ground clearance nito? So, alamin natin ng sabay-sabay. So, paano nga ba natin ito ipapark? Anong nga bang sukat nito? Ang overall length niya is 4,315 mm. Ang overall width niya is 1,790 mm. Yung height naman niya is 1,630 mm. Yung base niya is 2,610 mm. Ang ground clearance ay 200 mm. So SUV na SUV, napakaangas nito. 'Di ba mga ka-auto? 1688 pala ang down payment. 1688, pero ito yung maiuwi mo. Grabe, hindi sapatos, hindi kalahating kabang bigas, kundi SUV. Ang monthly 24,991. Kulang na lang ng 9, o sige, sabihin na natin, kulang ng 9 pesos para sa 25,000. Pero naka-SUV ka na. Diba, 1688 lang yung nilabas mo. 5-seater SUV na. So, punta tayo sa paborito ng lahat. Paano nga ba natin to ida-drive? So, tara, puntahan natin ang driver's side. Pagpasok ko pa lang, makikita na natin yung lock, power door lock, pull the control para sa mirror, ito. Ayan. Control para sa foldable side mirror. Tapos kung igagalaw mo yung side mirror, ma-adjust mo gamit ito. Yung joint na yan. Yung stick na yan. So, dito na. Dito tayo sa napakaangas na instrument cluster. Ganda, no? Kapag binuksan mo yan, may video yan, yan. Mamaya, iramin natin, iramin kayo susi. Pakita ko sa inyo. Ito yung, ito ang manibela niya. Leather material yung ginamit. Ito yung pindutan para sa volume, para sa mood, para sa drop ng, para sa call, para sa mga favorites natin, at voice command. Sa kanan, yun nga, ang mga pindutan dito sa kanan, para sa instrument cluster. Dito, para makita mo yung mga specs nitong sasakyan na to, yan, yan. Lahat ng specs nandyan. Tapos, ito, yan. Ito yung mga buttons para dito sa instrument cluster. Lahat ng pwede mo malaman, andito lang sa instrument cluster. Lahat ang tungkol sa kotse. Yan. Ito naman ang infotainment. 8-inch touchscreen. Meron din mga physical. Ito, katulad nito. Yan. So, balik tayo sa manibela bago tayo pumunta sa infotainment. Ang pag-adjust nito ay tilt, up and down. Yan. Then, telescopic. Yon, so ganun yung pag-adjust ng manibela ng Hyundai Creta natin. So punta na ulit tayo sa infotainment. So yun nga, nabanggit ko na kanina, 8-inch touchscreen monitor. Pero may mga physical tayo dito, physical button tayo dito. Yan. Meron tayong Apple CarPlay at Android Auto dito, pero wireless. Sa ibang counterpart nito or kalaban niya, hindi po wireless ang infotainment, ang Android Auto at Apple CarPlay. Dito tayo sa aircon. Ito yung aircon niya, manual type. Tapos, yan, rear. Click mo lang to. Yan. Then, meron tayong mga charger dito. Dalawang charger at isang 12 volts. Yan, car charger. Sa top of the line, meron ding, meron ditong wireless charger. Yung sa GLS. Yan. Ito naman, meron tayo ditong
park, reverse, neutral, drive, plus at minus. Pero meron din tayong electronic brake with auto hold. So hindi mo na kailangan ng handbrake, electronic parking brake na yung meron tayo. Etong cup holder na yan, umiilaw yan sa gabi. Ayan, itong dalawang to, kulay blue ang ilaw niyan. So yun yung pinakang ambient light niya, pero sa cup holder nga lang. Center console, ayan, malaking ka center console. Yan, glow box. Ito, yan, glow box natin, maluwag. Dito naman tayo sa room lamp. Ito yung room lamp. Yan. Pero meron tayong malaking salamin para sa vanity mirror. Kung nagmamadali at hindi kayo nakapagsalamin sa bahay, meron kayo dito, sa passenger at sa driver side. Yan. So napaka-angas naman itong Hyundai Creta na to. Di ba? Nabanggit ko na yung presyo kanina, 1,228,000. Tapos yung down payment nyo, 1,688 lang. Grabe, ang dami nyo na makukuha. Maiuwi nyo na tong sasakyan na to. Mag-inquire lang kayo sa akin, mag-pa-approve lang kayo sa akin. At ang baba ng down payment, 1,688 lang. Pwede mo nang iuwi ito kapag approve na. Mabilis lang naman approval. Tulungan ko kayo sa mga requirements. So tulungan ko kayo para mailabas to. 1,688 lang po. Kung may approval naman kayo sa iba, pwede nyo i-transfer to. May apat na kulay para sa Hyundai Creta GL. Si GL, siya yung at si GL automatic, siya yung mid variant. Itong binablog ko, mid variant to. May manual nito, pero indent order to. Indent order na lang. Yung top of the line, Hyundai Creta GLS, two-tone yung color, tapos andun yung ADAS features. At ang daming safety nung sa GLS. Ito, safety features na to, dalawang airbag, backup camera, backup sensor, ABS or anti-lock braking system, ESC or electronic stability control, hill start assist, meron ng unit na to. So sulit ang babayad nyo dito. Napakaganda ng Hyundai Creta. Diba parang kalaban siya ng Nissan Juke, pero kasi mas malapad siya sa Nissan Juke eh. Mas malaki siya tingnan, parang ang Tucson, diba? So yun mga ka-auto, maraming salamat at umabot kayo sa puntong ito. Kung nakatulong sa inyo tong video na to, paki-share naman, paki-like naman. Kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na rin po kayo. Then, paki-follow na rin po yung page namin sa Facebook, Team Angeles. Nag-upload po kami doon ng mga video namin tungkol sa pamilya, sa Reels. Yan. Sana dumami pa yung follower noon. At ito, sana mas lalo pang padamihin natin yung follower, yung mga subscribers natin. Kung mahilig kayo sa mga videos ng sasakyan, sa pag-review na Tagalog, yan, pwedeng-pwede nyong i-click yung subscribe button, yung bell button, para updated kayo sa mga videos na i-upload namin. So shoutout sa lahat ng mga kliyente namin, shoutout sa walang sawang sumusuporta sa amin, Sir Nigel Bergamento, Eduardo Ferrer, Jacqueline Esteban, Henry Tamano Jr., sila Sir Chrome Costosa, sila Sir John Reyes, sila Sir Arico Vlogs, si Sir Ace York. Yan, shoutout po sa inyo. Si Sir Roger Aguts, si Sir Tony Valdez. Ayan, marami tayong subscribers. So sana lahat sila ma-meet natin para maging magkakaibigan tayo, ma-meet yung mga ka-auto na subscribers natin dyan. So yun, sana hindi po kayo magsawa na sumuporta sa amin. Kapag gusto nyo na ganitong sasakyan, 1,688 lang yung down, pwedeng-pwede nyo na pong iuwi ito. So tutulungan ko kayo magpa-approve. Yan. Kung hindi nyo naman gusto ang Hyundai,
At gusto niyo Toyota, pwede ko rin kayong i-assist kung Toyota ang gusto niyo. 'Di ba? Kahit anong brand, pwede ko kayong i-assist. So, maraming salamat mga ka-auto. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. Sana nakatulong sa inyo sa pagde-design niyo sa pagbili ng sasakyan. Maraming salamat po. Magkita-kita po ulit tayo sa mga next videos natin. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa panonood. Bye!